Labing isang araw bago ang World Championship bout ni Manny Pacquiao at Errol Spence, natanggap ng American boxer ang balitang may pinsala ang kanyang retina matapos ang mandatory pre-fight medical examination ng Nevada State Athletic Commission. Inanunsyo ng Premier Boxing Champions ang promoter ng fight na kailangan ni Spence ang agarang surgery. Sa isang Instagram post, ikinalungkot ng undefeated IBF WBC welterweight champion ang di inaasahang pangyayari, pero pinangako niyang babalik siya sa boxing kapag gumaling na ang kanyang mata. Dati rin dumaan sa matinding pagsubok si Spence nang mapasama sa isang car crash noong 2019. Dasal naman ang unang reaksyon ni Pacquiao nang marinig ang balita. I'm praying for him. Sabi ko nga, I hope that he can recover that operation and can fight again. Sa akin naman kasi maganda yung mas mabuti na yun kasi para sa safety niya, sa safety ng nating personal naman. This is a sport, so we're doing our job, but the most important thing is yung health. Papalit kay Spence ang nasa undercard na si Yordanes Ugas ng Cuba. Bago ito, nakaschedule sana si Ugas na lumaban kay Fabian Maidana para idepensa ang kanyang WBA welterweight belt. Pero kasabay ng balita ng retina damage ni Spence, sugatan din ang mata ni Maidana dahil sa sparring session at hindi rin kayang lumaban. Kaya ang dalawang boxer na parehong nawala ng kalaban ang maghaharap sa main event. 35 years old si Ugas, may magandang amateur record kasama ang bronze medal sa 2008 Olympics. Ang kanyang pro record, 26 wins, 4 losses at 12 KOs. Pero hindi magpapakampante ang Team Pacquiao. Well, if you remember, Senator Manny Pacquiao took a fight on 2 weeks' notice a few years back against Len Wava. What did he do? So it's very dangerous to take a fighter on a couple weeks' notice like Ugas, who's hungry, who has nothing to lose, who feels he's the real WBA super champion. He's got something to prove. So Ugas in ways is more dangerous than Errol Spence. Nag-adjust na ng strategy ang Team Pacquiao. 100% have adjustment in our training, especially strategy na gagamitin namin. So medyo pero hindi man ako nahirapan because I've been fighting ng right-handed, so walang problema. Nakasalalay din sa mananalo sa laban ang tatanghaling WBA super champion, ang belt na dating hawak ni Pacquiao na tinanggal ng WBA dahil matagal na natenga at hindi nilaban. So now this is a very interesting fight because now he'll be able to settle that score in the ring. Everything has a purpose and all things work together for good. So, sabi ko, hindi naman nakakancel yung fight. Nandyan si Ugas, good thing. Sa wildcard gym, tuloy ang training ni Pacquiao at present din ang mga fans na sumuporta kahit pasino ang kalaban. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Los Angeles, California.